Whether you're a student looking for a study area or simply want a spot to hang out with your friends, with a menu full of choices like pizza, pasta, milk tea, refreshers, and rice meals, this is the perfect cafe for you. Hello, Cravavers! Nandito nga pala kami sa Manila area at naghahanap kami ng affordable pero yung sure na masarap pa rin yung food and drink. Bigla akong naalala tong Manila cafe na pinuntahan namin ni Jolo before, kaya ito yung nirecommend namin sa kanila. Dito lang yan sa may Pinoval, katabi mismo ng UST. Pasok din sa criteria namin na spacious yung cafe at maganda tambayan. Dito ko na-realize na ang swerte ng mga students ngayon, no? Kasi nung time namin, konti pa lang talaga yung cafes dito around UST. Tapos nakita namin ang dami nag-aaral na students dito, kanya-kanyang dala ng laptop, plates, at reviewers. Ang nagustuhan ko rin dito, ang daming outlets tapos may wifi pa. Meron din silang meeting room and conference room for rent sa second floor. Bagay ito kung may mga group studies kayo, meetings, or kahit simple get-together. I'm sure may mga magtatanong ng rates and other details, so if a-flash ko na lang lahat sa screen. If there's only one food na kailangan yung orderin dito sa Manila Cafe, you have to try their pizza. Super sulit and ang sarap. Nung last visit namin, in-order namin ni Jolo yung Paco and Capo pizza. But this time, sinubukan naman namin yung bago nila na truffle flavor. Kung mahilig kayo sa truffle, try nyo tong Santa Cruz pizza nila. Sabayan mo pa ng truffle fries para mas solid. Super na-enjoy namin tong lahat. Ang ganda ng balance ng truffle flavor, saltiness from the cheese, tapos yung sweetness from the honey. Perfect combination. Actually, parang wala pa naman kami na-try na pizza na hindi namin nagustuhan. Siguro, sadyang may mas nagsa-standout lang talaga for me. Personal favorites ko yung Paco and Santa Cruz pizza. Pero if gusto nyo naman ng classic flavors, try nyo yung Quiapo and Binondo. Lahat ng pizza nila talagang freshly made. Gustong-gusto namin yung cheese na ginamit nila. Mouth-watering talaga. Sa snacks naman, syempre matik na order namin yung potato wedges. Yung chicken fingers, yan yung pinaka-unang naubos na snack. Literal na isang pira so na lang talaga yung natira sa akin after ko mag-video. Hindi naman siguro halatang nagustuhan ng mga kasama ko yan. Sa drinks naman, may recommend ko yung milk tea nila. So far, lahat din ng natry kong milk tea dito nagustuhan ko. It's rich and creamy, pero andun pa rin yung lasa ng tea. Alam mong hindi tinapid sa ingredients and madidistinguish mo pa rin yung difference sa bawat milk tea flavor. Comment lang namin siguro, more ice pa sana since nasa sweeter side yung milk tea nila. Or better if may options for the sugar level. Kung gusto nyo naman ng refreshing drinks, meron din silang fruit teas and mocktails. Yung isang kasama namin, hindi talaga siya mahilig sa matamis in general, kaya pati yung drink niya customized pa. Pina-separate niya yung sweetener dito sa ube latte and actually, solve na siya dito kahit walang sweetener. Sobrang saya niya sa drink na to, grabe. And nakakatuwa pa kasi yung drink na to, hindi siya puro ube syrup lang. Talagang may totoong ube siya nakasama. Sa pasta naman, we got the bolognese, Spanish sardines, and creamy sausage. Sweet yung version nila ng bolognese pasta. Siguro para mas pasok sa panlasa ng Pinoy. Kung gusto niyo naman ng pasta na hindi masos, try niyo yung sardine pasta nila. Balanced yung flavor. Siguro better lang if mas al dente pa yung pasta. Pero out of the three, ang pinaka-favorite namin na pasta, itong creamy sausage. Siya yung combination ng creamy and tomato-based pasta. Meron din siya ng rice meals dito. Oh, diba? Kompleto talaga. Kung naghahanap kayo ng ulam na may alat, try nyo yung garlic pepper beef and chicken sisig nila. If gusto nyo naman ng Japanese food, meron silang tonkatsu curry. For Korean-inspired dish na may konting anghang, try their kimchi fried rice. Meron din pala silang room dito sa baba where you can play some card games and board games. Overall, na-enjoy ng mga kasama ko dito sa Manila Cafe. And guys, sobrang big deal talaga for me pag-approve sa kanila kasi lahat sila picky eaters. As in, medyo mahirap din ma-impress yung mga to dahil may kanya-kanya rin silang preference. Kaya nakakatuwa talaga nung makita ko yung reaction nila na nagustuhan talaga nila yung food and drinks dito. For sure, kasama na to sa listahan ng cafes na babalik-balikan namin. Kayo ba, anong favorite nyo dito sa Manila Cafe?